Good evening and welcome back to Balitang Canada. At tampok sa ating Enjoy Pinoy segment ay itatampok natin si Christina na tubong Bohol na masayang masaya sa pamamasyal niya sa Canada. Nagbabalita, Jacob Jala. Lula ng Philippine Airlines Flight PR-103 lumapag sa Vancouver International Airport bandang alas 2 ng hapon ang tubong Bohol na si Christina Tabel para dalawin ang kanyang anak na kasalukuyang naninirahan sa Canada. Magkahalong kaba at tuwa ang kanyang nadama noong bumaba na siya sa eroplano. Sinalubong naman siya ng kanyang anak at mga kaibigan nito. Mandy! Makalipas ang ilang araw mula nang siya ay dumating, lumipad naman sila ng kanyang anak patungong Ontario, ang pinakamalaking probinsya ng Canada. Doon ay dinalaw nila ang kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Dinayo din nila ang pinakapipitagang pasyalan kagaya ng Niagara Falls kung saan nakabibighani ang kagandahan ng tanawin ito. At hindi rin nila pinalampas ang pagdalaw sa kapital ng Canada, ang Ottawa sa Ontario, kung saan matatagpuan ang Parliament Hill na isa sa pinakamahalagang simbolo at istruktura ng bansa. Mula sa Guelph, Ontario, mahigit 6 na oras sa pagmamaneho ang nilaan patungong Montreal, Quebec upang matunghayan ang ganda ng syudad at mabisita ang Basilica Notre Dame at ang pinakamalaking simbahang Katolika ng Canada, ang St. Joseph Oratory ng Mount Royal. Halos isang linggong namasyal at naglibot ang mag-ina sa buong probinsya ng Ontario at hindi may pagkakaila na enjoy sila dito. At sa kanilang pagbalik sa Regina, dumaan muna sila sa Winnipeg, Manitoba kung saan matatagpuan ang kauna-unahang branch ng Jollibee sa Canada, ang masayahing bubuyog na kinaaaliwan ng mga Pinoy. Isang linggo lamang ang lumipas, tumungo naman ang mag-ina sa Alberta para makita ang kanilang mga kaibigan at kamag-anak doon. Hindi kumpleto ang biyaheng ito kung hindi dumaan sa Lake Louise at Banff na siyang ipinagmamalaki ng probinsya ng Alberta. Walang mapaglagyan ang galak ni Christina nang makita niya at matunghayan ng personal ang mga noon lamang ay sa mga larawan at pelikula ang mga kaaya-ayang kalikasan, partikular na ang mga mabato at matayog na bulubundukin o rakis na tinatawag at mala turquoise na kulay ng mga lake, isama na dyan ang napakapreskong hangin na ayon kay Christina ay malayo sa maalikabok at mainit na Pilipinas. Dinayo rin nila ang syudad ng Edmonton para makita ang West Edmonton Mall, ang pinakamalaking mall sa buong North America. Alright guys, we just arrived Edmonton and we're here at West Edmonton Mall for some shopping. At dahil napagod sa pagsa-shopping, syempre hindi pwedeng mawala ang tsibugan. Alright, so we're here right now at Max's for dinner, courtesy of Ate. Thank you so much. Masayang masaya si Christina sa pamamalagi niya sa Canada. Ngunit minsan, may pagkakataong nalulungkot siya dahil namimiss niya ang kanyang mga alagang aso at ang pamilyang naiwan sa Pilipinas. Mabuti na lang at may TFC at nasusundan pa rin niya ang mga sinusubaybayang teleserye. Canada. Siyempre, tuwan-tuwa ako dahil makikita ko na ang aking anak at makikita ko na rin ang mga magagandang lugar sa Canada na hindi ko na nakita ko lang sa TV. Pero kinakabahan din ako kung paano dahil mag-iisa akong magbiyahe. Marami akong hindi makalimutan dahil nakasali ako sa
celebration nilang Pistang Pinoy. At marami rin akong naging mga kaibigan, mababait na mga, at mababait din ang mga Canadian. Kamakailan lang ay nakisaya sila sa Pistang Pinoy, isang pagtitipon ng mga Pinoy sa siyudad ng Regina kung saan ang kanyang anak at mga kaibigan nito ay isa sa mga kasali bilang food vendor kung saan binuo nila ang kanilang kumpanyang JCF o Jakobe Cafe and Friends. So guys, my mom just came to Canada to visit me and join us for Pistang Pinoy. Thank you so much! Nang kasiyahan at sari-saring pagkaing Pinoy ang binandera doon. Laking gulat ni Christina sa kalagitnaan ng programa na siya ay tinawag sa entablado kasabay ng iba pang mga panauhin upang handugan ng parangal para sa mga seniors upang kilalanin ang kanilang kontribusyon sa paghubog ng kanilang mga anak at komunidad. At inalayan pa sila ng kantang Dahil sa Inyo na pinasikat ni Noel Cabangon. Ang mga pangarap ko ay kahit hirap abutin dahil sa inyo. Napunta ako sa aking nais marating. Kung araw din na yon ay itinanghal na best food vendor ang booth ng kanyang anak at mga kaibigan, ang JCF o Jakobe Cafe and Friends. Mahigit 6 linggo ring nagbakasyon si Christina dito sa Canada. At sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, dala-dala niya ang magagandang alaala, lalo na yung mga lugar na kanyang napuntahan dito. Sa aming panayam sa kanyang anak, sinabi nito, nakasalukuyan nang inaayos ang papeles ng kanyang ina para permanente nang manirahan dito. Mula dito sa Regina, Saskatchewan sa Canada, para sa Jakobe TV, Jacob Jala.